At nagbabalik tayo mga old school sa ating YouTube channel. Grabe, meron na namang matandang maingay. Sinausawan pa ng asong bumbay. Ito mga old school, basahin natin. Nagtulong na naman sa kasinungalingan. Etong mga inutil na to. Grabe, pag hindi talaga nila makukuha ang gusto, kailangan birahin nila ang gobyerno. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Tumas na tayo. So eto na nga mga old school. Basahin lang natin etong di umanong post ni Mr. Montulfo. Tara. I was friend with First Lady Lisa Araneta Marcos even before BBM got elected as the country's number one leader. In fact, sa katotohanan, Lisa gave me a space in her law office to do my job as special envoy to China during Duterte's administration. So, binigyan siya ng espasyo doon sa opisina ng law firm ni Madam First Lady. Pero hindi pa presidente noon, si BBM, kundi si Tatay Diggs pa. I was so close to her. She invited me to the BBM presidential inauguration and party in Malacanang. We have since then parted ways. The reason was my text message to her, which you will read below. My love for my country and my job as a journalist made me send the message to her. The following was the message that got me into trouble with her. Ito yung nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Di umano. Ito yung kanyang text message. Ma'am, please don't get mad at me. I'm just trying to help the BBM administration. Please check rumors. Rumors. Hearsay, chismis. Hindi niya sinabing totoo agad ha. That your brother, Martin, is involved in smuggling in the piers. Check before others reporters get hold of the rumors and have a field day. Rumors ha, hindi niya tinatanggal yung salitang rumors. Oy, Bumbay na au-au. Makinig ka. Rumors. Hinala. Chismis. I checked and it seems that rumors have basis. So yung rumors may basihan daw para lang di umano kay Mr. Montulfo. Okay ha, malinaw yan. Rumors pa rin. Why don't you have Ariel Nepomuceno take over if you want a clean Bureau of Custom? Kita nyo, may rekomendasyon siya na ipalit daw sa Bureau of Custom ay isang nagngangalang Ariel Nepomuceno. Pero ngayon, nung ni-research natin, si Sir Ariel po ngayon ay nasa OCD-DND. Siya po ang administrator niyan ngayon. So, nandun siya. Pero nagtataka lang ako, bakit kailangan mag-recommenda ka ng ibang tao na hawak sa Bureau of Custom? Yun lang naman sa akin. So, ulitin ko mga old school, ang sinasabi lang dito ay rumors. Pero nung chinek daw ni Mr. Montulfo, may basihan daw. Ito na naman ang masakit sa atin. May basihan pala kayo. Bakit ayaw niyong ihabla o ilagay sa hukuman ang mga nakikita niyong pagkakamali o kung may basihan na kayo, may basis na ang inyong rumors. Kayo ang maghabla. Kaso ang ginagawa niyo, trial by publicity. Katulad ng ginawa niyo sa pamilya Marcos bago sila mapaalis sa kanilang pwesto. Okay na sana. Ang kaso lang, puro ka naman kasi sablay eh, simulat sa pool. Katulad nito. Ang sabi mo dito, Ramon Tulfo says, government running Philippine like a headless chicken. Biro mo special envoy ka ng China nung panahon ni Tatay Diggs. Pero alam nyo kasi, ang sakit sa inyo, pag meron siguro kayong may gustong mangyari at hindi nyo nakakuha, tsaka kayo bumibira. Ang sabi mo pa dito, hindi maganda yung pamamalakad ngayon. Parang manok na putol ang ulo. Walang direksyon. Anak na patunga sa manok. Tapos eto pang isa. Sarah Slams. Tulfo over articles of lies, intrigues, and hearsay. Doon ka kilala. Kaya paano ako maniniwala sa'yo na ngayon, ang sinasabi mong rumors ay may basihan ka.
Doon pa lang wala na kayong credibility. Sorry ha, ikaw kasi marami ka ng bahid, di umano. Ang dami na nagsasabi sa iyo, puro ka lang kasi sinungalingan. Lalo na pag may gusto kang makuha pero hindi sa iyo binibigay. May recommendation pa. Ito pa masakit. Yung isang attack dog na aw-aw na Bombay, kumagat sa pain mo. Halatang hayok na hayok at gutom na gutom. Pakinggan natin. Eh ngayon, mukhang lumalabas na ang katotohanan na may nagmamanipula ng presyo. Ibig sabihin ho, may pumipigil ng production ng mga sibuyas, asin, itlog. Bira. Alam mo, nakakatawa pero nakakainis ha. Mantakin mo, ultimo, pati itlog nagmamahal. O, ibig sabihin kasi pag isang bagay nagmamahal, ito po ay kulang sa supply, di ba? Ibig sabihin, no, kailangan ang solusyon dito ng gobyerno ay mag-angkat. At alam naman po natin, pag may nag-aangkat, alam naman natin yan, merong gumigit na. At yung gumigit na, kumikita. O, kailangan mag-angkat. At pag may nag-angkat, may kikita. Putra, kasi ito na naman si Aw-Aw. Alam mo talaga na pag may umaangkat, may kumikita. Pero bakit hindi mo binira yung dating hari ng importation na hanggang bago umalis si Tatay Diggs ay lulusot sana ang kanyang SRA number 3. Huwag kayong plastic. Alam mo, buti pa to si Mr. Montulpo. Ang sinabi niya, rumors. Pero para sa'yo, makasaw-saw ka lang, totoong-totoo na. Uulitin ko sa'yo, yung sinabi na binigyan siya ng pwesto doon sa law firm para magsilbi bilang Chinese ambassador, special envoy sa China ni Pangulong Duterte, kaya siya binigyan doon, nagmamalasakit lang. Una sa lahat, private citizen pa sila noon. Pero the way yung sinasabi mo, parang ang ibig mong sabihin, inutil, kasabot talaga ang unang ginang sa smuggling. Anip talaga yung mga paggalaw niyo ha. Isang-isa lang yung kumpas ha. Masyado yung pinalalaki yung issue ha. Dahil alam nyo kasi, hindi sila bumabawi sa mga katulad nyo, lalo na kung kasinungalingan. Tandaan nyo, kung meron kayong ebidensya, kasama ka na dahil nakikisaw-saw ha, tumayo kayong testigo. Ihabla nyo si Sir Martin kasama ang unang ginang. Hindi nyo dadaanin sa trial by publicity. Grabe, kahit walang ebidensya, ilagay sa media. Anak na ba ito nga sa malok? Nako, kaya yung isa nasuntok. Ikaw naman, talagang pinangatawaran mo na ang pagiging attack dog mo. Kaya ulitin ko mga old school, ang liwanag po niyan, rumors. At eto naman nagbibintang na mga to, katulad na, asama natin yung hitad. Kung meron kayong ebidensya, pumunta kayo ng hukuman, tumestigo kayo, ihabla nyo sila. Hindi trial by publicity. Mga certified. Ungas. Ingat.